Grabe ng tik. So guys, hangin sa labas. Ata kami dito sa kapukiran. Dito ang tatlo ng mga kambingers. Ayan, nakita niyo dyan. Ganun. So, hangin ngayon dito guys sa bukid. Apo na kasi. Ayan. So, welcome back sa Kalimay Online. Sa mga bago lang sa aming channel, no? Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. At i-on niyo yung notification bell para palagi kayong updated pag meron po tayong bagong content. Yan. Share lang namin para makita niyo. So, iniwanan ako. Lakan. Ay. Ganito lang ang buhay guys dito sa malapit na probinsya. Tawag ko dito malapit na probinsya. Yan. Okay. Oop, mayroong harang. Sa minuto. Yun, no? So, tara guys, ayan. Tara tayo sa content natin. Okay guys, ito po yung ating coins, no? 20 piso coin, no? Ano ba talaga yung naging babala ng BSP dito, no? Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi may mga lumalabas dyan na mga balita, no? Meron daw ang babala ang Bangko Sentral na bawal ipagbili ang coins na ito. No, ang katotohanan po dyan guys, no? Bago natin talakayin yan, simula po noong 2019 December, no? December 2019 naglabas na ng mga barya 20 piso coin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Na umaabot sa 2.9 million pieces, no? Napakarami na hanggang Agosto year 2020. Yeah, ibig sabihin guys, ano, nasa sirkulasyon na 'yun kasi sinabi nila na nailabas na nila, eh, no? So 2.9 million pieces. Pag kinuwenta mo yun, magkano yun? Maabot na po yun sa 41 million pesos, no? Yung halaga ng 20 piso coin na ilabas sa sirkulasyon. At yung sinasabi nila na babala, no? Nabigay lang sila ng babala doon sa mga online seller, mga coin seller, mga sa mga collectors, no? Na nagbebenta nitong barya na ito na walang nilabas ang BSP na brilliant uncirculated. Ayun po, ayun lang naman po yung kanilang nililinaw. Wala po silang nilabas na brilliant uncirculated na barayong ito. So, ibig sabihin guys, ano? Ibig sabihin brilliant uncirculated, yung makintab siya, maganda siya, no? Yung halos sa umaabot sa numeric grading na halos ano yan, eh, 70, di ba? So, punta lang natin saglit dito sa endat ng mista. Yung baka meron ng update, no? Siyempre yung years nito is 2019 to 2020 lang naman, eh, no? 2 years lang guys. Ayan, yung Ubers at Rivers nandito na, yung full specs kung gusto nyo makuha, tingnan lamang dito sa end.mista. Eto, so 2 years lang naman guys, no? 2019 and 2020, but bago lang natin na talakayin yung value nito. Talan dito na yung value. Nakikita nyo na rin naman, ano. So, ibig lang nang sabihin guys, yung babala ng BSP dito, eh, wala naman sinabi na bawal. Diba? Wala naman sinabi na huwag. Wala naman sinabi na huwag nyong ibibenta yung 20 pesos nyan. Sinabi lang nila, wala kaming nilabas. Diba? Wala silang nilabas na brilliant circulated. So, ibig sabihin, walang brilliant circulated. Pero meron pong uncirculated. Ayan, no?
nandito, di ba? Yung 88% dito sa end at mistaw. Di ba? Medium lettering edge 2. Ayan, ito lang yung update ngayon, yung tinatawag nila medium lettering edge 2, yung inscription na medium size, no? Uncirculated ay nangay po yung value eh, 170.87. So maganda na ang value nitong common na ito. Ito po yung pinakamadami na umiikot ngayon. No, ito po yung pinakamarami na ginawa, no, 88% uncirculated, guys. Now medium inscriptions 170, at yung sumunod yung year 2020, diba, 25% uncirculated, 72.65, no, big lettering edge. Ito edge 3. So hindi pa full updated, no, kasi meron pong small, medium, large yan, at may extra, extra large pa, eh, di ba? Doon sa mga nakahawak na ng 20 piso coin, tignan niyo yan, may small, medium, large po yan. Pero dito sa kasalukuyan, ang update dito sa Numista ay dadalawang variation pa lamang po. At marahil maraming magtataka, lalo sa mga baguhan sa pagkukolek, o bakit sasabihin nila, syempre, bakit dalawa lang, bakit hindi updated? Dito po sa Numista kasi, no, ito po yung website ng mga collectors, no, yung mga expert meron dito, at yung mga hindi expert na, no, kikilati sa mga baryano. At pag meron po nag-request na dito sa Endata Numista na dapat may update na yan, at re-reviewin yan syempre ng admin, at kapag napatunayan na nila na merong nag-i-exist na ganong klaseng barya, i-update po nila yan, magbibigay po sila dyan ng mga link. Diba? So sa akin nga, pagkakalam sa kasalukuyan, yun na nga, merong small, medium, large na inscription sa side. Yung inscriptions, guys, yun po yung BSP. Pag itagilid niyo yung barya ninyo, may makikita kayo na letters na BSP, which is stands for Bangko Sentral ng Pilipinas, no. At hindi lang yung, guys, no, meron din kasi yung katulad ng aking hawak, meron kasi nga 2020 na upper, no, yung mint mark puro niya, meron pong upper and lower mint mark. So wala pa ring update dito ngayon. At sa 2019, may nagkapagsabi rin sa akin na meron ding upper and lower mint mark. Pero hindi pa ako nakakita noon. Ang nakita ko pa lang yung lower mint mark, at meron din nagsabi sa akin na wala daw, meron daw, guys, no, na walang BSP sa side. Aba, eh, kung totoo yun, guys, siyempre baka yun ang pinaka-rare at magkakaroon ng pinakamalaking value sa 20 piso. No, ay, guys, at sana nalinawan na kayo doon sa sinasabing babala. Huwag po kayo matakot, wala naman kayong ginagawang ilegal. Diba, wala naman kayong nagkukulik lamang kayo. At yun lang ang sinabi, huwag kayong magbebenta o magpo-post na ang inyo pong gustong ibenta ay brilliant uncirculated. Wala nga daw pong brilliant uncirculated. So, uncirculated lang po. So, ayan, sana malinaw na po, no? Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang dito na lang ulit ang ating content. So, until next time po. Kita-kits. God bless you all po. Out na tayo.